Sub-Zero. Fight! Noong ako ay bata pa, mahilig ako maglaro ng mga video games. After school, naglalaro ako agad ng video game na malapit sa amin. After maligo, naglalaro ako agad. After kumain. After gumawa ng assignments. After matulog. After mabasted ni crush. At after maglinis ng bahay. Oo, palagi akong naglalaro pagkatapos ng aking mga gawain kasi importante sa akin makapaglaro dati noong bata pa ako. Kasi ano pa bang purpose ng pagiging bata natin kung hindi natin mararanasan ang maglaro? Di ba parang hindi naman ata okay kung ang maaalala mo lang ay araw-araw at gabi-gabi kang nagsasagot ng mga modules mo noong childhood days mo? Kaya importante din talaga para sa mga bata ang makapaglaro, para may maalala silang masasayang karanasan pagtanda nila at pagtanda din natin. Kaya ito ang topic natin ngayon, ang video games. Anyways, hindi naman lahat ng mga tao noon ay naglalaro ng video games para makapaglibang or mag-enjoy. Yung iba nagpupunta sa mga mall, namamasyal sa mga theme park or nag-outing kasama ang pamilya or nagpa-party-party kasama ang barkada. Pero ako, naglalaro lang ako ng video games dito sa Miami kasama ng mga kaibigan ko dahil yun ang trip namin at kaya lang ng budget namin. Kasi minsan lang naman kami makapag-outing. Dahil wala naman kaming maraming pera para makapamasyal palagi. Natatandaan ko pa, ang pinakauna kong nalaro na video game ay yung mga games pa sa tinatawag namin noon na brick game. Noong binilhan nga ako ng nanay ko nito talagang tuwang-tuwa ako. Kasi sino ba namang bata sa panahon namin ang hindi matutuwa pag binilhan ng nanay niya ng laruan? Tapos brick game pa. Alam niyo mga kaibigan, dati kasi pag ikaw lang ang may ganitong laruan sa mga kalaro mo, sikat na sikat ka na sa kanila at para bang rich kid ka na sa paningin nila. At pakiramdam mo, ay love na love ka ng nanay mo kasi ibinili ka niya ng laruan kahit di ka naman humihingi. Pero ewan ko lang ngayon kung meron pa bang ganitong klase ng laruan. Kasi kung meron man, baka hindi na din ito laruin ng mga bata. Kasi iba na ang gusto nila ngayon. Ito na ang gusto nila. Ang Android phone, Mobile Legend, PUBG, Wild Rift, Cocomelon at marami pang iba't ibang mga role-playing games na na-download na lang ngayon sa internet at pwede na malaro sa ating mga Android phone. At para naman sa mga hindi nakakaalam ng itsura ng brick game. Ito po yung itsura niya. Ang itsura ng gadget na nagpasaya sa aming childhood. May mga makukulay na casing, iba't ibang mga hugis at laki pero pare-pareho lang ng mga nakaprogram na mga laro. Na pinapagana lamang ng dalawang AA na battery. Anyways, balik tayo sa topic. Madaming klase ang mga video games. Merong brick games, PlayStation at mga mobile games. Basta mga games na pwede mo malaro sa mga monitor ng TV or mga cellphone nyo ay pwede na yung matawag na isang form or anyo ng video game. At syempre dito sa animation na ito, ay pag-uusapan natin yung isang makina na kina-addictan ko noong bata pa ako. Walang iba kundi ang video game machine. Oo, video game machine, yung malaking box na may monitor tapos mga pindutan at kambyo. Yung pag hindi piso e token ang ihuhulog mo para magkaroon ka ng 4 na minuto para malaro mo yung gusto mong game depende sa naka-install na laro sa program niya. Ang pagkaalam ko, meron pa rin ito hanggang sa ngayon sa mga mall at sa mga arcade na pasyalan. At isa sa mga favorite ko noon na laruin sa video game ay ang mga sumusunod. Mario Brothers. Mortal Kombat. Scorpion wins. Bomberman. Metal Slug. Grey Juice.
At syempre, ang walang kamatayang Dragon Ball Z. Marami akong masasayang alaala tungkol sa bagay na ito dahil dito ako nagkaroon ng mga kalaro at mga kaibigan. At dito din ako natutong mag-ipon ng panandalian. Bakit ko nasabi? Kasi tandang-tanda ko pa noong elementary days ko. E weekends lang ako nakakapaglaro ng video game. Kasi hindi ako papalabasin ng bahay ng nanay ko pag hindi ko inayos at ginawa yung mga assignments ko sa school dati noong elementary pa ako. Syempre alam nyo na, assignments muna bago ang laro. At naalala ko pa noon na nag-iipon pa ako ng mga piso-piso sa lalagyanan ng pulbos pagkatapos e isa-isa kong susungkitin pagsapit ng weekends. Alam nyo na para may panglaro tayo sa video game man na kinababaliwan natin dati. Pero alam nyo mga kaibigan, nakakamiss lang talaga yung mga panahong tulad nito. Kasi para bang napakabilis lang lumipas ng panahon pero noong mga bata pa tayo, e para bang ang tagal-tagal lumipas ng oras. At ngayong malalaki na tayo, bigla na lang natin marirealize na yung bawat segundo pala ng pagiging bata natin dati ay dapat sinulit natin na maging masaya tayo. Kasi para may maganda naman tayong maalala pagtanda natin. Dahil ang totoo mga kaibigan, eh hindi na natin ito muling mababalikan pero ito ay mananatili lang sa ating mga alaala na pwede nating ibahagi sa ibang mga tao na gustong makinig sa ating masasaya at magagandang karanasan bilang isang bata. Para sa akin ang munting makina na ito ay minsang nakapagbigay ng saya sa aking kamusmusan. Kayo mga kaibigan, anong kwentong video game nyo? Comment mo naman sa baba at masaya akong babasahin yan lahat. At siguro ay hanggang dito na lang muna mga kaibigan at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood ng animation na ito. Sana ay napasaya ko kayo kahit na papaano. See you on the next episode.